Hello, magandang gabi po sa ating lahat. Ngayon po ay araw na naman ng Martes or gabi ng Martes. At ngayon po ay isa namang pamamaraan kung paano ba natin ang ating mga partner ay tuluyan na talagang maitali sa iyo ng talagang ikaw at ikaw lamang. Yung talagang hindi na siya mag-isip pa ng kung sino-sino man, hindi na siya magnanasa pa sa iba. Ito po ay atin lamang sa pamamagitan lamang po ng ating mga underwear o pang damit pang ilalim. So, pwede po itong gawin babae or lalaki. So, pwede pong gawin ng babae, lalaki, lalaki, babae, lalaki to lalaki. So, ang kailangan po natin dito ay ang ating buong paniniwala at syempre, ang ating dedikasyon sa paggawa nito. Kailangan habang ginagawa natin po itong video na to ay buo ang iyong tiwala at saka focus po talaga dahil once po na kayo ay hindi focus at kayo ay may ibang iniisip habang ginagawa mo ito, maaring maging baliktad ang mga mangyayari. So instead na siya, ang tinatalaban nito ay sa inyo tatalab. Kung hindi naman po ganun ang mangyayari, ay maaari kayong makaranas ng pananakit sa inyong mga ulo. Yan po ang mga isa sa mga rason kung bakit minsan after po natin gumagawa ng ritual, ay nakakaranas tayo ng pananakit ng ulo or pagkabalisa. Or kaya naman po, yung iba sa atin ay hindi matulog. Diyan po ay, o yung iba sa atin ay parang nabaliktad ang pangyayari kasi po minsan kayo ay gumagawa nang hindi kayo nakafocus sa ang inyong atensyon sa inyong ginagawa. Kaya dapat po focus po kayo, talagang wala kayong ibang iniisip. So ngayon ay pwede po natin itong gawin ng Friday or kaya naman po ay Tuesday po bago tayo matulog. So ano pa ba ang gagawin natin dito? So ganito po lamang. Kumuha po kayo ng inyong mga pang-ilalim kasuotan, pang-ilalim kasuotan sa babae or sa lalaki tulad ng pong underwear. So kahit po malinis ay pwedeng-pwede po ninyong gamitin 'yan. So hindi niyo po kailangan gamitin yung mga inyong hinubaran dahil pwedeng-pwede po natin itong gamitin yung bago ninyong mga pang-ilalim na kasuotan. Medyo bawal po kasi banggitin dito kaya ito po, pang-ilalim na kasuotan. So yan, kapag mayroon na kayong pang-ilalim na kasuotan, kumuha ka ng papel. Yung maliit na papel po lamang at isulat mo ang kanyang kumpletong pangalan. So isulat mo ang kanyang kumpletong pangalan. Halimbawa ay siya si Jose Marichan. So Jose Marichan, ilalagay mo yun doon pangalan doon sa isang papel. Kung alam ninyo ang kanyang panganakan ay pwede ninyong ilagay. Ngunit kung hindi naman ay siguro naman alam ninyo kasi karelasyon ninyo iyan. So alam po ninyo iyan. Ngunit kung hindi naman po ninyo alam, hindi nyo kanong kabisado, ay pwede naman po hindi na ninyo isulat. Basta kumpleto po ang kanyang pangalan. Ngayon, pagkitapos po ninyo ito maisalagay sa kapiranggot na papel, ay itahi po ninyo ito doon sa inyong mga ilalim pang underwear, sa inyong mga underwear sa bandang harapan po. Sa harapan, kahit sa ang parte ng inyong, kahit sa ang parte ng harapan ng inyong mga pang-ilalim na kasuotan, ay itahi po ninyo ito doon. So, pwede po ninyo itong itahi or lagyan ninyo ng pin, ngunit mas mainam po kung itahi ninyo ito doon. Ngayon, pagkatapos po ninyo itong tahiin, ay itupi mo lamang ito. So, ikaw na po ang bahala kung ilang tupi ang nais mong gawin doon sa iyong underwear at ilagay mo ito sa ilalim ng iyong punda. So, pwede mo itong ilagay sa ilalim ng punda sa iyong unan. Huwag lamang po sa ilalim ng unan kasi baka mamaya malaglag. So, dapat isiksik mo ito doon sa punda, sa ilalim ng iyong punda. At tulugan mo ito or higaan mo ito ng 3 buong gabi. So, 3 buong gabi po lamang ninyo itong hihigaan. Pagkatapos mo po itong mahigaan ng 3 buong gabi, ay pwede mo nang tanggalin ang papel at saka mo ito itapon. At ang iyong kasuotan na yon ay isuot mo ito. So, kahit na malabhan mo pa ito, basta ito panay-panay mo siyang isuot. Pero syempre, lalabhan po ninyo yan, ha? Lalabhan po ninyo yan pagkatapos mong isuot. Lalabhan mo, and then pwede kang magpalit ng ibang underwear. And then the next day, ay isusuot mo na naman po ulit yung underwear na iyon. Subukan po ninyo ito at talaga namang ito po ay garantisado. Basta kayo ay may 100% paniniwala at tama po ang inyong ginagawa. So ayan po lamang guys, Martes or ba kahit anong araw, pwede ninyo itong gawin bago matulog. At kailangan ng 100% paniniwala. Ayan po lamang, maraming salamat at magandang gabi sa ating lahat.